Yo, what's mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. LeBron James, aminadong hindi nagustuhan ng mga tawag ng officials at ang game ng Nets at Hornets. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kanina nga ay binisita ko ang comment section ng ating update sa game ng Phoenix Suns at ng Lakers nung isang araw. At dito ay madami akong nabasang comments kung saan sinasabi ng ilan sa ating mga manonood na medyo manipis daw ang tawagan ng mga foul at pumapaborito sa Phoenix Suns. Kaya naman sinubukan kong panoorin ng buo ang post-game interview na LeBron at Davis at napag-usapan nga nila ito. Aminado nga si LeBron na nadala sila sa emosyon. Ang frustration umano sa mga tawag ng officials ay naka-apekto sa kanila at kinakailangan daw ng Lakers na mag-improve sa pag-handle ng ganito mga sitwasyon. At tama nga si LeBron, kailangan talaga mag-improve ng Lakers dito. Dahil madaming beses nga kung saan kapag sumasalaksak sila sa ilalim, imbis na bumalik na sa depensa, ititingin muna sila sa referee at hihingi ng tawag. Ngunit mabilis nga nagtitake advantage dito ang Phoenix Suns at 5 possession mo lang ito mga kaibigan na gawin na nakapag-take advantage ang Suns sa 5-on-4 fast break, easy 10 to 15 points na nga yan mga kaibigan. At malamang ang emosyon na ito ang naging dahilan na din ng alita ni Davis at Dwight Howard. Ganun pa man, sinabi din ng 4-time Finals MVP na no choice nga daw sila kundi ang magpagaling. Kailangan daw talaga nilang mag-improve as a team at hindi umano ito mangyayari sa isang gabi lamang. Isang process daw ito. Abangan nyo po mamaya mga kaibigan ang update natin sa lahat ng games including ang game ng Warriors at Sacramento Kings at ang game ng Lakers at ng Memphis Grizzlies. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ating first game, ang Charlotte Hornets at Brooklyn Nets. Ang Hornets ay may undefeated record ng 2 wins and 0 losses, habang ang Nets naman ay 1-1 and easily could have gone 0-2 ito mga kaibigan. Mabuti na lang at nanakaw nila ang lamang sa Sixers sa last minute after trailing the whole game. First quarter pa lang mga kaibigan, napakaganda ng impact na ginagawa ni Kevin Durant. Nagsimula siya na 5-on-5 sa field at sinamahan din niya ng magagandang assists. Habang si LaMelo Ball naman ay agad din na nagtala ng 7 points. Ganun pa man ay nang maupo nga si LaMelo Ball ay medyo lumamig ang opensa ng Hornets. Kaya naman nabaon ng Brooklyn ang kalamangan patungo sa second quarter. Sa second quarter naman ay bahagyang lumamang ang Nets ng 7 sa paunguna ni James Harden. Ganun pa man ay mabilis nga itong binura ni LaMelo Ball at Miles Bridges. Bago matapos ang quarter ay gumawa ng run ang Nets upang mabaon ang 8-point lead patungo sa second quarter. Si KD ay may 20 points na kagad habang si Miles Bridges naman ay may 21. Sa third quarter naman ay nananatiling walang sagot ang Nets sa opensa ni Miles Bridges at nagagawa nga nito ang kahit na anong gusto niya sa depensa ng Nets. Kaya naman nakuha na ng Hornets ang kalamangan by the end of the third quarter. Sa fourth quarter naman ay ginagawa na nga ni KD ang kanyang makakaya upang buhati ng opensa ng Nets. Ngunit hindi nga sila makagawa ng stops. Kaya naman nakuha ng Hornets ang malaking panalo sa score na 111-95. Si Miles Bridges ay gumawa ng 32 points at 9 rebounds at 18.6 rebounds at 5 assists naman sila LaMelo Ball sa loob ng 26 minutes. Sa Nets naman ay 38 points at 5 rebounds si Kevin Durant at 15.7 rebounds and 8 assists naman si James Harden. Tulad nga ng sinabi ko kanina, easily could have went 0 wins and 2 losses ang Nets patungo sa game na ito dahil hawak nga ng Sixers ang lamang buong game until the last minute sa kanilang last game at ngayon naman ay tinalo sila ng Hornets. Sa ating napansin mga kaibigan sa game na ito, maganda talaga ang pinakita ng Hornets kaya naman credit sa kanila. Ganun pa man, wala ngang problema ang opensa ng Nets. Anytime na gustong gumawa ng punto si KD at Harden ay magagawa nila ito. Ngunit ang depensa nila nagiging problema. Hindi nga sila makakuha ng momentum dahil hindi sila nakakagawa ng stops. Kaya naman sila ay may record na ngayon na 1 win and 2 losses. Habang ang Hornets naman ay may 3 panalo at walang talo. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.